So yun guys, may kasama tayo dito, naka ZX6R. Ingay talaga ng 6R, nakaka-trigger. Gamit natin today, Suzuki GSX-S1000. Napakagaan na itong motor na to. Maliit, may same wheelbase, syempre powerful. Sa rear sets, mabangking na maganda-ganda sa mararakin, no? So for some reason, dumilim yung TFT natin dahil medyo mahirap gamitin yung menu guys. Odo natin 3586. So puro down pala yung menu. Okay, so malapit na tayo ma-empty. Mayroon na lang tayong 46 kilometers going to the gas station. So ngayon gamit natin ang ating 2022 Suzuki GSX S1000. Dami nagre-request dito. So finally, nakapagsusuki na ako after 5 years. So dati, way back 2017, bumili ako ng Suzuki GSX S750. And then binenta ko siya noong 2018. Nag-downgrade ako ng ZX6R kasi nabalitaan ko na may lalabas na bagong ZX6R. Actually, it's the first locally released ZX6R nung way back 2018 ng November. So isa ako sa pinakaunang nagkaroon sa Pilipinas nun. So bakit ko ba binenta yung GSX-R 750? Kasi wala siya masyadong electronics. Actually wala talaga electronics. Walang quick shifter, walang ABS, walang traction control. Tapos sobrang init niya kapag nasa traffic or slow moving para ako nasa oven. Although di naman siya nag-overheat, mainit lang talaga siya. And then ito, nag-enjoy ako dito sa GSX-S. Grinding sound ah. Wala na pala akong gas. Linking na yung fuel ko. So bihira tayo may nakakasabay ng ZX6R na mabilis. Kadalasan kasi mga naka ZX6R, diba? Kasi almost for sport bike na mga newbies, diba? Mga naka, yan kasi dati yung inline 4 na entry level nung wala pang 4R tsaka 25R tsaka nung wala pang CBR, 650R. So sad to say, kailangan maputol ang convoy kasi magpapagas muna tayo, wala na tayong fuel. Baka tumirik tayo nito. Tahimik ng pipe ko. Tahimik. Ay, putik na yan. Nakagulat. Ay! Grabe naman yung overtake na mga yan. Ay, na ba gasolina ko yun? Tumaas na naman ang gasolina eh. So dahil dyan, alamin na rin natin yung konsumo ni GSX-S1000. Feeling ko matipid. Kasi meron tayong catalytic eh. So, hindi siya mukhang big bike kapag tahimik. Sobrang tahimik guys. Ito yung itsura niya. I think 17 liters yung fuel capacity. Suspension niya is, I think, Showa. Pero maganda kasi fully adjustable. Ito may adjustment pa dito. Compression niya tayo. Dito yung rebound. Dito yung preload. Sa kabila may adjustment din. Okay niya kaya. Hindi ko na tire pressure. Baka matigas yung tire pressure natin. Makagal natin 14 liters, 882 pesos. Tapos pag ito, sinwitch mo. Ano ko? Okay. Pakaragan natin. 28 likod. Harap 31. Ito siya panta. Yun. Yan. Ang bahala kay kuya. Bigyan natin siya. Bait niya eh. So mainit yung tire pressure natin pala ngayon. Kailangan medyo matigas pala dapat. So okay na siguro yan. Oh, 20 lang yung likod ko. 20 lang pala. Partida, uminit pa yan ha. Malambot pala yung gulong. 28 lang kuya. 28. Yung harap ko kanina malambot. Hindi, matigas sir. Delikado, baka may butas to, no? Ang baba ay 20. Kaya thank you. Ay, salamat sir. Kaya, gear up na tayo, gear up. Ay, gear up. Sibat na. First time nakaranas ng pool tank. Daming ngayong riders, bikers. Holiday kasi, sa holiday, National Heroes Day. Anong motor yun? BMW. Yun yata yung parang Harley.
boxer engine, no? Tapos ang baba ng seat height, mala Harley nga pero it's a BMW. Laki ng makina na guys. Ganda ng exhaust. Oo, tama, yun nga yung R18 yata. Masarap niya, GS1250. So kapag stock exhaust, parang sarap mag-chill lang. Parang di ka na namomotivate eh, na pigayin eh, pigayin yung throttle. Parang gusto mo na lang mag-relax at mag-chill ride. So yun guys, gear up tayo, kasama natin ngayon VR1PH. Kasi kernel yung naka 2021 R1. Pero 22 acquired yata to eh. Tapos si Adrian naka R1M. Tsaka si John naka R1M to. Pero ngayon naka andala niya yung Hyperstrada. Ay, Hypermotard. Sorry, nanisito ako. Hypermotard RVE. Galing ng makina. Mainit pa rin, 81 degrees pa rin. Kanina pa tayo nakapark dito. So gamit natin syempre itong 2022 GSX-S na hot one. Lightweight siya. Kaso nga lang, parang basa yung kalsada ngayon. Kaya buti meron tayo rear fender. Kung dahil ligo tayo sa ulan, ma'am. Yan ito. Nagpatanghali kami ng konti, 7:30. Umulan kasi yung basa yung kalsada. Haba ng pila oh, sa gas station. So, meron dito naka fire bleed oh. Nagpakulay ng mugs, kulay blue. Sa atin naman, pinagold natin. Kasi pag blue kasi mukha Yamaha oh. Duras ng footpeg, iba talaga pag resets. So yun ang cheat ng naka-naked. Cheater bike talaga to. Sobrang dali gamitin, naka-upright ka kasi dito. So para ka lang naka, ano bang magandang bike. Sniper, ganun, naka-sniper dito. Pwede ka mag-one hand pag tama yung kapit mo sa motor. Ganda ng weather. Mabilis na si Jan, no? Maducati Hypermotard. Yan, tumama din. Ito, mag-U-turn to. Mag-U-turn. Hila, basa. Mahulaan guys. Bilis na yun dyan, no? Dyan. Naka full power tayo ngayon guys. Mode A, full power. Punahin natin si Jan para may pitik tayo. Marami, sarap gamitin ng GSX-S, solid. Sobrang dali lang gamitin guys. Kaya pala yung tropa natin si John, member of Carvers. Dati gamit niya ito, GSX-S, yung previous generation pa. Ang ganda, ang ganda ng mga lean angle niya. Talagang as in world superbike lean angle ha. Pero naka naked bike siya. Ay, pag parang basahan yung kalsada.
lakas, sa torque. Ang problema kayo sa litter bike, pag mga ganitong kalsada, wala pa nga sa kalahati ng power nito eh. Parang feeling ko, 1/3 pa lang nagagamit ko. Pero right now, sa takbong ganito, 1/4 pa lang. Siguro mga kalahati ka pag hataw na hataw talaga, pero kailangan mo ng riding skill na matindi-tindi. Pero syempre kung ganun ang riding skill mo, hindi mo isusugal. Because this is public road, kaya hindi mo pwedeng isugal lang yung sarili. Let's get it on! Oh my god! Zero visibility na. Wala na makita. And umaambun pa guys. Sayang ipitik natin ah. Mafog. Nakita kaya tayo ng photographer doon. Sobrang fog. Mapitik ba siya dito? Sobrang fog. Kaya na walang preno oh. Walang photographers, silip pa eh. Ah, kaya pala. Magkano yung ganyan? 7,000. Napaprogram guys yung gusto mo kapatay yung Type 0 DRL Ultra Hard 9,000 lahat. Ah, 9,000 signal light. All in na yun, kasama tipig. Ang galing, mahazard oh. Arawan mo walang Type 0? Wala Sakto na yung sakto natin yun, sabihin lang tayo. Okay, ganda oh. Napaka-forma oh. Kita naman. Ganda rito, overlooking. Uy, basta dalas ng paint. Bumangking ako doon sa dotted line. Kala ko ito na i-ease. Puno. Siguro atras tayo doon sa gilid. Kasi dyan pala yung nasa likod natin. Kala ko anong motor. Ito na lang siguro. Mamaya lang tayo mag picture taking. So yun guys, ngayon lang namin nabalitaan yung kasama namin si Adrian hindi nakasunod for some unfortunate incident. Kaya ngayon tatlo na lang kami. So dito tayo ngayon sa Yeis, sa Marilaki. And asaya nila, nakita nila tayo. Tagal lang din nakapunta rito. Ang dami tapon. Macho, lapad pa rin ang katawan eh. Sarap gamitin guys. Champion. Okay, after breakfast, let's go. Hi sir. Thank you. So next time guys, papaka-delete natin to. Tahimik eh. Para maganda yung sound. Tapos gamitin natin ulit para may comparison tayo. Tropa tayo naka GSX-S kanina. Sa likod lang na si Kernel. Chill ride lang daw muna siya. Basa. Kalsada. Basa. Yun, medyo tayo na ulit. Yun, shoutout. Jan Nahara. Naka Hypermotard and Kernel. Naka R1. Ang kulay blue. Medyo magmamadali tayo konti. GSX-S din to. Kulay black. Lakas ng hatak talaga. Ay! Dami nang U-turn na bus dito. Solid guys. Solid na experience tong GSX-S. Sarap talaga ng naked bike. Smooth engine. Although may vibration ako nararamdaman, pero on a certain RPM lang, which parang pinipigilan lang siya nung catalytic. Pero malalaman natin kapag natanggal yung catalytic. So I'm so excited. Di ba vlog natin syempre eh? Excited na ako na ma-experience yung GSX-S na walang catalytic. Syempre naka Yoshimura legit exhaust. Magawa na natin kagad within this week hopefully. Tahimik oh. Hindi nila alam na parating ka na. Yun ang problema dito. Touchdown, Shell Boso Boso.
So ito na guys, nakarating na tayo sa gas station. Ang tinakbo yata natin dito siguro mga I think mga 110 kilometers. Kaya alam natin ngayon kung ilan lahat ng nagamit natin. So tinakbo natin 110 and pinakarga natin 6.78 liters. That's 16 kilometer per liter. Grabe no? 16 kilometer per liter, not bad para sa isang 1000cc. Tipid yun guys. Mas matipid pa siya sa ZX6R. Kalain mo yun. RPM niya ay nasa 11,000 RPM redline. Kaya yun ang ganda ng ano, hindi siya high RPM screamer. Consumo niya I think gaya sa ZX25R, no, 250cc and mga kapares niya. Mga MT-09, MT-09 Gen 2. Not bad para sa isang 1000cc. Inline 4 na mataas ang horsepower. 165 bata to eh. And so ayun na nga, nakaka-enjoy talaga tong naked bike na to. Gaya nung na-testing ko dati, yung kay Sneaky Rider GSXS 1000 na na-review natin. But it's the previous gen. Almost the same lang naman, wala namang pinagbago. Well actually, in-improve nila. Ang ganda na ngayon na throttle response. Hindi siya kagaya dati na twitchy, sensitive yung throttle ngayon. Very smooth, very linear. Pero doon talaga yung wild power, wild torque niya. Yung brakes niya, kahit hindi siya naka-radial caliper or radial brake master, okay naman, nakapahinto niya kasi naka-Brembo caliper siya. So I think it's enough, pero minsan sinasama ko siya ng foot brake para mas balance eh. Kasanay lang talaga mag-foot brake kapag naka-naked ako. Handling very nimble, napaka-flickable, napaka-sarap ihiga-higa. So reminds me of the MT-10 or MT-09. Nakakatalitik pa pero may sound naman pag binomba. Gusto ko dito yung upuan niya, sobrang kapal ng foam, sobrang lambot, parang gel type. Ganda nung pagka-foam niya eh. Hindi sumakot yung puwet ko. Yung setting nga pala ng rear shock, nasa pinaka-softest. Siguro yung may-ari nito, more on gusto niya flush yung ride, tsaka siguro magaan yung preload niya, nasa softest. Pero dahil hindi naman ako kabigatan, medyo nagmamatch naman sa akin. Maganda rin suspension din guys. Shifter, transmission, ganda, walang pinagbago sa Kawasaki, tsaka sa Yamaha, sa MT-09, ZH2. Hindi na sila nagkakalay ng transmission. Quick shifter and auto bleep, so smooth. Wala tayong masabi dun. Almost perfect shifter. Super power. Sobrang lakas talaga guys. Kaya I highly recommend na mag-riding school. Kasi dati napakahirap sa akin magmaralaki, napakahirap mag-ride na malayo. Challenging yung mga twisties. Imbis na ma-relax ka, natetense ka, diba? Pag mali yung riding technique mo and body positioning mo, unlike kapag natutunan mo na yung scientific riding techniques, so kasama na dyan yung body positioning and lahat ng pag-operate sa bike, mas ma-enjoy mo na yung pag-ride. Kaya sabihin mo pang spirited riding yung ginagawa mo, ma-enjoy mo pa din eh. Wow, luwag. Nasa out of town niya tayo mga tao. Ilang weekend kasi guys. Ganda ng sound. Kahit na may katalitik pa, smooth na smooth yung ugong. And so excited na ako ma-unleash the beast. Nakaka-excite. Ganda na itong Yoshimura R11. Hindi siya bulahaw. Throaty, bassy, hindi masakit sa tinga, decente. Ito na yung ginagamit ng mga GSX-R na pipe. So, I think mas maganda performance na ito. Mas less yung kanyang restriction. Kaya pag nakat-delete natin to, wow. That's the most exciting part ng pagkakaroon ng Suzuki. Big bike ang makapag-cut-delete kasi. Ang mga katalitik ni Suzuki kadalasan naka-built-in. Pero dapat lahat ng bikes nasa muffler na eh, di ba? Pag tinanggal mo, pinapahirapan pa tayo eh. Pinapagastos pa tayo. Hindi ba naman ang bibili ng inline for super naked or super bike na meron pang built-in katalitik? Para sakalin yung tunog, sakalin yung makina, ma-restrict yung performance, lumakas yung vibration, di ba? Mas mainit yung makina kasi mas hindi kaagad nakakalabas yung exhaust. So maraming disadvantages. Pero isang advantage naman niya, syempre tahimik. Hindi ka nakakabulaw sa paligid, mas nakaka-relax. So siguro kung nasa retirement face ka na, sawa ka na sa tunog ng inline 4, sawa ka na sa scream or minsan nai-stress or bawal lang talaga mag-ingay sa lugar nyo, nasa condo ka yun, so may advantage pa rin naman no? Leave the catalytic alone. Pero bilib ako kay Kawasaki no, yung mga catalytic niya maliliit guys, nakakalusot. Ganda ng design niya, like na ZX6R, ZH2, kahit iwan mo yung catalytic nun maingay pa din eh, maliliit kasi yung catalytic. Ito kasi catalytic na tapos meron pa siyang parang chamber or breadbox na tinatawag nila. So yun, para sa akin best buy itong GSX-S na to. One of the best super naked, sport naked na nagamit ko. Very planted ka sa ground. Ngayon lang ako nagbabanggit ng Suzuki. Actually, first time ko nagkaroon ng Suzuki, no? As a vlogger. Kasi nagkaroon ako dati Suzuki GSX-R, hindi pa ako motovlogger noon. Ito yung motovlogger na ako. First time ko nagkaroon ng Suzuki. Kaya ang weird, nasanay kasi ako magbanggit ng mga Yamaha, di ba? Kawasaki. So ngayon, worth itong pagkuha natin dito sa 2022. Suzuki GSX-S1000. And para sa akin, ito yung pinaka poging motor naked bike ni Suzuki. Siyempre aside from the GSX-R, sport bike kasi yun. So, pangalawa to. Siyempre pinaka-pogi sa lahat, si GSX-R. Pangalawa to, GSX-S sa lahat-lahat ng Suzuki para sa akin ha. So yun guys, salamat sa panonood. Pinapakan nyo guys, marami pa tayong parating na content kasi meron na tayong taga-edit ngayon. Nakakuha na tayo ng editor. Pero mabagal pa siya mag-edit, so fully bumilis na editing niya and dumami na upload natin. So thank you guys.